kwentong kasaysayan, kalaman at mga napapanhong issue na pinag-uusapan. Narito na sa Fact on Track sa podcast. Fact on Track sa podcast. Kwento kasaysayan, kalaman at mga napapanhong usapin sa lipunan Fact on Track sa podcast at sa videocast. Tayo po ngayon ay napapakinggan sa Spotify, Anchor, Pocket Cast at Google Podcast at napapanood sa YouTube at sa Facebook. Kung kayo po ay nanonood sa ating YouTube channel na Podcast Demands, don't forget to click the subscribe button, pati na rin ang notification bell button. Masang i-click, yung i-click nyo po dun sa tatlo ay all, di ba? Tatlo nga yung pagpipilian nyo dun. Yung default, yung none, at saka yung all. Ang pindutin nyo dun, yung all na button. So, click nyo po yung notification bell button para masundan nyo po yung mga susunod na episodes ng Fact on Track at pati na rin ng GPS podcast na ina-upload naman natin every Friday. And also, kung nanonood naman po kayo sa ating Facebook page na Podcast Demands, don't forget to like and follow our page. So ito yung ikalawang episode ng Fact on Track ngayong linggong ito kasi kahapon meron tayong nirelease na episode ng Fact on Track at pinag-usapan natin doon yung buhay at ang political career ni former President Noynoy Aquino. Again, rest in peace, former President Aquino. Maraming salamat ulit sa yung pagsisilbi, sa aming mga boss mo. Okay, di ba? Sabi nga niya, di ba, nung 2010, di ba, tayo ang kanyang boss at hindi siya makinig sa mga utos natin, di ba? Yun. So, yun yung ilan sa mga pamosong linya niya, lalo na noong inauguration niya noong 2010. So, mamimiss rin natin ang isa sa mga leader na katulad niya. Okay? And today, iba naman ang pag-uusapan natin ngayon dito sa pangalawang episode ng Fact on Track ngayong linggong ito. Diba sabi nga, tayo mga Pilipino, magaling tayo sa apat na letter B. Ay, tama-tama, yung sa ano, yung sa alphabet sa kamay, diba? Sa mga, sa sign language, diba? Yung may mga alphabet. Yung ganito, which means letter B. So again, tayo mga Pilipino, magaling tayo sa apat na B. Ano yung apat na B na yun, mga kapodcast? Basketball. Siyempre, meron tayong Gilas Pilipinas, di ba? Tapos, isa pang B, boxing. We have another man, Manny Pacquiao. Senator Manny Pacquiao. And also, Nonito Donaire. And siyempre, yung mga future boxers natin, sina Yumir Marshall, Nesty Petesio. Yan. And isa pang B na magaling tayong mga Pilipino, billiards. We have Efren Bata Reyes, the magician, and Francisco Django Bustamante. And itong isang B, hindi ito sport, pero magaling rin tayo dito. Ano yung B na yun? Beauty pageant. Okay? Beauty pageant. At speaking of beauty pageant, mga kapodcast, ang pag-uusapan natin dito ay ang mga unang beauty pageants, yung mismong kasaysayan ng Philippine beauty pageants, and ang pag-usapan natin dito, yung mga unang pageants na naganap dito sa Pilipinas. Ating balikan ang mga kwento ng kasaysayan dito sa Fact on Track. Lumitaw ang Big Four pageants na nilalabanan ng ating mga kandidata. Ano yung Big Four na yun? Miss Universe, Miss World, Miss International, at Miss Earth. Sa mga sinaunang beauty pageants na ito, unang ibinandera ang gandang Pinay. Itong mga babanggitin ko dito, yung mga pag-usapan natin, ito yung mga unang beauty pageants na naganap before itong Big Four na ito. So itong pinakauna, ang Manila Carnival Queen. Ito ang siyang sentro ng taunang Manila Carnival noong panahon ng mga Amerikano.
Ang pinakaunang Manila Carnival Queen ay ginanap noong 1908 na kung saan dalawa ang kokoronahang kandidata para sa mga titulong Queen of the Orient at Queen of the Occident. Orient is East and Occident is West. Ang mga gown na suot noon ng mga kandidata ay may mga temang Egyptian, Siamese at Arabian. Ang tubong Gallisburg, Illinois sa Amerika na si Marjorie Radcliffe Colton ang unang itinanghal na Queen of the Occident. Occident ha, hindi accident. But supposedly, si Leonarda Limhap ang dapat sana Queen of the Orient. Pero dahil sumama siya sa kanilang family vacay sa Japan, ika nga ng mga millennials, family vacay sa Japan, ang ilonggang si Pura Villanueva ang itinanghal na Queen of the Orient. Noong 1912 Manila Carnival Queen, limang titulo naman ang pinaglalabanan dito. Ang Reina de Luzon na napanalunan noon ni Pasita Bantug de Guzman na tubong San Isidro, Nueva Ecija. Ang Reina de Visayas na napanalunan naman ng Cebuanang si Amparo Benitez Noel. Ang Reina de Mindanao na napanalunan naman ni Remedios Fernandez Reyes mula Mambahaw, Camiguin. Ang Reina del Dia Americana na napanalunan ni Matty May Law. At ang prestiyosong Carnival Queen na napanalunan naman noon ni Paz Jurado Marquez na taga Tayabas na ngayon ay Quezon Province. Taong 1926 nang idaos ang unang National Beauty Contest. Dito ay isinama sa mga mapapanalunan ang titulong Miss Philippines kung saan ang tubong Lemery Batangas na si Anita Noble ang unang kinoronahan ng titulong ito. Ang pinakahuling Manila Carnival Queen ay ginanap noong 1939, dalawang taon bago pumutok ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang isa pa sa mga unang beauty pageants na ginanap dito sa Pilipinas ay ang Miss Aviation Philippines. Dekada 50 nang unang idinaos ang Miss Aviation. Layo nitong ipakilala ang turismo ng ating bansa. Ilan sa mga kinoronahang Miss Aviation ay sina Lottie Ski at Georgie Felix Ilarde. Muli itong ginanap noong 2015 kung saan itinanghal sa taong yun bilang Miss Aviation Philippines si Cleo Margaret Brown. Ang mga kandidatang lumahok dito ay mula sa mga sektor ng aviation at turismo, mga avionics technicians, flight cabin crew, flight dispatchers, aeronautical engineers at mga aviation students. Ito namang isa pa, ang Miss Caltex. Ito ay nilaunch noong 1961 at ang kinokoronahan nito ay automatic na nagiging brand ambassador ng isa sa big three oil companies sa bansa. Pero believe it or not, limang kandidata lang ang naglalaban-laban para sa titulong ito kada taon. Si Mila Amunategui ang unang kinoronahang Miss Caltex noong 1962 at ang pinakahuli si Zenaida Benedicto noong 1970. Ito naman. So sa kasalukuyan meron tayong Miss World Philippines since 2011. Pero way back 1969, ang mga kandidatang kinokoronahan noon na Miss Republic of the Philippines ang siyang nagiging pambato noon ng Pilipinas sa Miss World. So ito naman ay Miss Republic of the Philippines. Si Feliza Teresa Nueza Miro ang unang itinanghal na Miss Republic of the Philippines noong 1969, habang si Josephine Salazar Conde naman ang huling nanalo noong 1976. Taong 1977, nang ilipat sa mutya ng Pilipinas ang pagpili sa mga kandidatang ilalaban ng Pilipinas sa Miss World. And from 1992 to 2010, sa Binibining Pilipinas naman. At ito namang panghuli, ang Miss Magnolia. Halos hindi ito nalalayo sa Miss Caltex. Pero more of a search for brand ambassador ang ganap dito at hindi isang beauty pageant na katulad ng sa Miss Caltex. So parang modeling search ang ganap dito. Ito ay inorganisa ng isang malaki at pinakakilalang food and beverage company sa bansa from 1974 to 1980.
Isa ring prestigious search ang Miss Magnolia kung saan pinipili nila ang mga kandidatang kalahok mula sa mga malalaking paaralan ng bansa. Si Vivian Avila ang unang nanalong Miss Magnolia noong 1974. Bilang brand ambassador, kailangan makikita doon ang mukha ng mga nananalong kandidata like Vivian Avila sa mga print ads at sa mga TV commercials. Fact on Track sa podcast. So katulad nung sa isa sa mga previous episodes natin na yung nangyaring kontrobersya nung 1994 Manila Film Festival, ang topic natin ito ay sinearch din ito ng aking kuya na si Miguel. So maraming salamat ulit sa aking kuya para dito sa topic na ito. In fact, lagi niya kaming kinukwentuhan ng mga kaganapan sa kung saang ano, sa kung saang update, sa kung saang beauty pageants, okay? Lalo pat ngayong July, according sa kanya ay ngayong buwan gaganapin ang Binibining Pilipinas. I guess it's July 11 yata sinabi niya. And baka doon na gamitin yung Araneta Coliseum na nung mga nakaraan ay ano bang gamit doon sa Araneta, be? Ano, Henso? Vaccine site, diba? Yun yung ginagawa sa Araneta Coliseum. And I guess mukhang tapos na yata doon. So gagamitin na yata siyang ulit na venue for Binibining Pilipinas. And also, according rin sa kanya, ay July 25 yata ang Miss World, tama ba? Miss World Philippines, sorry. Miss World Philippines, July 25. Miss World Philippines ba o Miss Universe Philippines? Ha? Miss Universe Philippines. Okay, kasi nakalimutan ko. Kasi nakwento na niya yan pero nakalimutan lang namin. So, Miss Universe Philippines ay gaganapin sa July 25. So, yun ang mga magaganap na mga beauty pageants sa buwan na ito ng Hulyo. At bukas sa GPS Podcast, magsisimula na ang ating month-long series na may temang headlines. At sa unang episode na ito, pag-uusapan natin ang nangyaring Bokawe Pagoda Tragedy noong July 2, 1993. At pag-uusapan rin natin dito ang tungkol sa Bokawe River kung saan nangyari ang trahedyang iyon. So abangan nyo po yan bukas sa ating mga video platforms natin sa YouTube at sa Facebook alas 7 ng gabi, and una nyo na po itong mapapakinggan sa ating mga podcast platforms. And kung nagustuhan nyo po yung episode ngayon, mga kapodcast, like, comment, share, and subscribe sa ating YouTube channel na Podcast ni Manz, and don't forget to click the notification bell button. And don't forget to like and follow our Facebook page, Podcast ni Manz. And sundan nyo rin po ang Fact on Track at GPS Podcast sa Spotify, Anchor, Pocket Cast, Google Podcast, at para lang to sa GPS Podcast sa Apple Podcast. And also, sundan nyo rin po ako sa aking mga social media accounts sa Twitter, sa Instagram, sa Laika, at sa TikTok. And sundan nyo rin po ang aking kuya na si Miguel sa kanyang mga social media accounts na kasulat sa description box sa ibaba ng video ito. And mag-subscribe rin kayo sa kanyang YouTube channel. Nandito rin sa ibaba yung link ng kanyang channel. Okay? So, ito po si Manz at ito ang Fact on Track sa podcast. God bless everyone. God bless the Philippines. Uriin po ang Panginoon. Fact on Track sa podcast. Thank you.